Magandang araw po sa lahat. Ako po si Lorjo. At ngayon po ay mayroon po akong gustong ibahagi sa inyo na napakagandang tip para po sa mga magulang. Ito po ay para sa mga magulang na may tiyaga, mga magulang na sabihin po natin ay may kaalaman sa pagtuturo, may pasensya sa pagtuturo sa ating mga anak. Ganito po yan. Ano po? Sa paaralan po ngayon, required lamang po ay isang taon sa pre-elementary. Ano po, isang taon lamang bago po magsimula sa grade 1. Ngayon po, ganito po yan. Sabihin na po natin ang iba-iba po kasi ang patakaran sa mga paaralan. Meron pong mga paaralan na tumatanggap po ng mga bata ng 6 years old sa grade 1. Ngayon po, ibig sabihin, sa edad po ng 5 years old, siya po ay magkakaroon po ng formal na pre-LM na edukasyon. Ngayon po, paano naman po yung apat na taon na doon naman po sa panahon na apat na taong gulang siya at siya ay tatlong taong gulang. Ganito po yan. Para po kayong makatipid at para po mas maganda po ang panimulain ng inyong anak, kayo po ang magturo sa kanya habang siya ay tatlong taong gulang, apat na taong gulang. Pagkakataon niyo po na siya ay turuan. Turuan niyo po siya ng mga basic na sa gayon po pagpasok po niya ng paaralan, siya po ay marami na pong alam. Ano po? Ngayon, yun po, doon po kayo makakatipid dahil iisang taon lamang po ninyo kinakailangan talagang papasukin sa pre-elementary ang inyong mga anak. So, nagkaroon kayo ng pagkakataon na turuan muna siya sa inyong tahanan. Gayun din po ay hindi naman po mahalaga, ako po ay magsasalaysay. Ako po ay magsasalaysay sa inyo ng sarili ko pong karanasan. Sinasabi ko po ito ay dahil ako po mismo ay ginawa po namin ito. Ito po ang aking salaysay. Si Yana po ang akin pong anak ay tinuruan ko po sa bahay. Tinuruan ko po siya ng maraming bagay. Lahat po, alphabet, pagbilang, pagbabasa. Siya po ay marunong na magbasa. Siya po ay nagsimula magbasa sa edad na basta bago po siya mag-2 taong gulang. Ngayon po, lahat po ng mga bagay na itinuro ko po sa kanya. At hinintay ko lamang po na dumating ang panahon na kinakailangan po niyang pasukin yung isang taon na yun na required sa ating school system. So, ayun po, ako po nagturo sa kanya at ipinasok ko po siya ng masok po siya ng prep. At ang naging sitwasyon po ay nung siya po ay pumasok po sa prep, actually nung siya po ay nakausap po ng principal ng paaralan ay nakita po na siya po ay handang-handa na po magsimula ng grade 1 at hindi na nga po kung tutuusin kinakailangan pa siya ay pumasok sa prep, sa preparatory. Ngunit dahil nga po sa may requirement po na isang taon sa pre-elementary, siya po ay pumasok sa pre-elementary. Bagamat alam na po niya lahat at pasado nga po sana magsimula na lamang sa grade 1. At hindi lamang po 'yon. Bukod po sa pasado na siya sana mag-grade 1. Ayun nga po nag-preparatory po siya. At siya po ay nanguna sa klase. Sa buong taon po na 'yon na siya ay nasa preparatory, siya po ang nangunguna sa klase. At siya po ay nakamit po niya ang pinakamataas na honor nung recognition day. So ang masasabi ko po dito sa aking karanasan na ito ay matipid yung naging aming karanasan. Nakatipid po kami ng ilang taon sa paaralan. Naibigay ko po yung best para po sa kanya. At ako po ay nagpapasalamat at namamangha sa naging resulta ng aking pagtsatsaga. Sapagkat, ayun nga po, kung pwede nga pong laktawan na ang pre-LM, ay nakapagsimula na siya sa grade 1. At dahil hindi po pwede, ay nag-preparatory po siya. Pero siya po talaga ay nanguna sa kanyang klase. So, sinasabi ko po sa inyo na ito po ay posible. Posible po. Pwede niyo po itong gawin. Hindi po ito sa pagmamayabang. Sinasabi ko po sa inyo na pwede niyo pong gawin. Kaya niyo po yan. So, hanggang dito na lang po. Sa lahat po ng mga nakaranas at willing din po mag-try ng subukan ng aking payo sa inyo, sabihin niyo po sa akin sino po yung gusto po sa inyong subukan na ito. Sino naman po nakagawa nito? Sabihin niyo po sa akin. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod.
si Lori Jo po muli. Bye-bye.